Ikasampu ng Enero, Biyernes, pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nasa isang bayan si Jesus, may isang tao roon na tadtad ng ketong. Nang makita niya si Jesus, nagpatira pa siya at nakiusap sa kanya. Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako. Kaya iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipos siya at sinabi, gusto ko, luminis ka. Nang oras ding iyo'y iniwan ng ketong ang lalaki, iniutos sa kanya ni Jesus, huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at malalay alang-alang sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay. Ngunit lalo namang kumalat ang balita tungkol sa kanya at pumunta sa kanya ang maraming tao para makinig at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Kaya madalas na mag-isang pumupunta si Jesus sa mga ilang na lugar para manalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipos siya. Kayang pagalingin ni Jesus ang taong may ketong kahit hindi niya ito hawakan. Sapat na ang kanyang salita upang gumaling ang sinumang may sakit. Ngunit pinili ni Jesus na hawakan ang may ketong upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hinawakan niya ang may ketong upang ipadama sa kanya ang kabutiang loob ng Diyos. Mahirap ang magkasakit ng ketong bukod sa sugat na unti-unting umuubos sa kanilang kalamnan, matinding sakit din ang dulot ng pagtatakwil sa kanila ng komunidad. Walang may nais na lumapit sa kanila at kadalasan pinalalayas sila mula sa bayan. Nang hipuin ni Jesus ang taong may ketong, ipinadama niya ang pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Kaya naman, nang hawakan siya ni Jesus, hindi lamang ang kanyang balat ang gumaling, naghilom din ang mga sugat ng kanyang puso. Pagsasagawa, marami tayong mga sugat, hindi lamang sa pangangatawan, pati na rin sa ating kalooban. Hayaan nating hipuin tayo ng Diyos. Sa Kanya magmumula ang tunay na kagalingan.